Inilikas na ilang pamilya sa Cagayan dahil po sa lumalakas na epekto ng bagyong Marce. At bukod sa malakas na ulan at hangin, malalaki na rin ang mga alon. Saksi, si Salima Refran. Pagbukang liwayway kanina, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa Gonzaga, Cagayan. Bumubuga ang lakas ng hangin. Malakas din ang ihip sa bayan ng Bugey, kaya natuklap ang ilang bubong ng paaralang ito. Tila sumasayaw ang mga puno sa lakas ng hangin sa pasukin Ilocos Norte. Sa pagudpud, malalaki na mga alon. Ganon din sa Aparig, Cagayan. Nag-iikot para magpaalala ang mga taga-barangay, pati sa pagkakaroon ng liquor ban. Kayo po ay mag-pre-evacuate kung kinakailangan. Ang pinakamalapit po na evacuation center ay sa CSU Aparig. Maaloy na rin sa bayan ng Santa Ana. Halos 100 pamilya na ang inilikas. Maaga nang inilikas ang mga taga-barangay Nagtupakan sa bayan ng Pamplona. Sa bayan ng Kalayan, inilipat na ng mga mangisda sa mas ligtas na lugar ang kanilang mga bangka. Bawal nang maglayag, mangisda o lumangoy sa dagat. Sa iba pang lugar sa probinsya, pinalikas na rin ang mga nakatira sa mga landslide prone area. 268 barangay ang dati nang tinukoy na mataas ang tsansang bahain at tamaan ng landslide kung malakas ang ulan. Kabilang dyan ang ilang barangay sa bayan ng Lalo na kagabi pa may pabugsubugsong ulan. Yung hangin talagang nakakatakot, saka yung ulan, malakas po talaga. Ang ilang residente sa Gamu, Isabela, maagang inani ang mga tanim nilang gulay para hindi masira pagdating ng bagyo. Bukas pa ang ilang tindahan. Kaya kami nagtitinda kasi para may makuhanan sila ng mga gulay. Nagpapanik, buying minsan sila dito eh. May liquor ban na rin sa buong lalawigan at bawal ng lumangoy, maglayag at mangisda. Sa Baguio City, tinaas ang wind signal kanina kaya otomatiko nagsuspende ng klase mula preschool hanggang senior high school. Pinauwi na mga estudyante pagdating ng alas 3 ng hapon. Naka-blue alert na ang City Disaster Response Team bilang paghahanda sa bagyo. Abiso ng Baguio City Public Information Office maghintay sa abiso ngayong gabi kung may pasok ang mga estudyante bukas. Sa Maharlika Highway sa Lopez, Quezon, mabilis sumaas ang bahang dulot ng ulan. Naka-alerto na rin ang Quezon PDRMO at mga lokal na pamahalaan. Isinailalim na ni Pangulong Bongbong Marcos sa high alert ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan at inulit ang utos na magkasa ng maayos sa sistema ng paghahatid ng abiso at impormasyong magiging basehan ng aksyon ng apektadong populasyon. Pinababantayan din lahat ng daluyan ng tubig 24 oras, kabilang dyan ang mga dam. Ayon sa National Irrigation Administration, sa ngayon ay nasa ligtas na level ang mga dam ng Magat, Pantabangan at San Roque. Sa mga malalaking dams po natin, bago dumating ang bagyo, may controlled releases na po tayo dyan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi.